Ayan mga boss, di bali ito yung nabara na napalitan natin ng mga preno. Ngayon gagawin natin sa kanya steering, rack and pinion. Yung rack and pinion niya may tagas. Ang bilis daw maubos ng steering fluid niya mga boss. Ayan, yan steering fluid niya. Napakabilis daw maubos niyan. Ngayon hinanap natin yung tagas, kung saan ang gagaling yung tagas ng steering fluid. Dito ayan oh, pumapatak oh mga boss. Ayan. Nanggagaling dito sa boots ng rack and pinion. Ayan. Diyan ang gagaling sa boots ng rack and pinion mga boss. Kaya ang gagawin natin, babaklasin natin yung rack and pinion. Saka chinik na namin yung mga hose. Wala sa hose eh. Ayan, mapapasilip ko lang sa inyo. Ayan. Ayan si Boy Lalim. Siya na muna magbabaklas niyan mga boss. Boy Lalim, okay ka lang ba dyan? Okay, magutom na lang ano mo, partner mo. Okay, sige. I-stand ko lang. Ito ha. Malaking tornilyo ang tinatanggal ko. 24, masukat. Ang gabi. Talagang mahigpit lang. Dugo na. Kailangan. Yung kasama ko ngayon, nagpapugi. Yung master ko. Hindi man artista. Natanggal ko itong tatlong tornilyo, ayos na boss. May iba, baba ko na ito nga lang sa power steering. Ayan, babaklas na mga boss. Di bali nagpagupit lang tayo. Ayan mga boss, babaklasin na to. Masikwatin mo na para may baba na. Okay, doon sa kabila. Iwan mo yung goma. May goma rin tong isa dito, no? Baklas na yung rack and pinion. Ayun o. Ayan na, baklas na natin yung rack and pinion. Isang buo. Malakas yung tagas niya rito. Yes, maroon nga na, ginawak na sira yan yung rack and pinion ko. Kasi ang laki ng wego, napunit. Kaya yan, tumutulo na yan dito. Ako na lang welding. Diyan lang yung tumutulo. Pero yung pinakantagas niya, malakas dito. Ayan mga boss. Ayan, tinagal natin yung boots. Ayan sa loob oh. Dito lumalabas. May oil seal yan dyan. Tapos meron yan doon. Sa kabila din. Meron dito sa taas. May kamahalan lang nga yan mga boss. Yung rack and pinion niya. Baka mamaya pag ni-repair may gasgas na rin yung pinakang ano niya, hindi rin tatagal yung repair. Pag inano na ng repair kit. Ayan mga boss oh. Palitan natin ang oil seal. Babaklasin natin. Babaklas na natin yan. Oil seal. Palit. Thank you.
Dali pinabaklas na lang natin yan, yung oil seal niya. Ayan si Kuya yung mano. Sila yung expert dyan, kaya sa kanila natin yun na yan. Pinabaklas. Papapalitan natin ang oil seal. Tanggalin lang yung lock. Tara mahugot. Tanggal na yung lock. Bali mahugot natin yung kabila. Oh! Yay! Medyo pinatalsik lang ni Kuya ng maganda-ganda. Isa pa, isa pa. Ayan o. Oh. Alis yung lay. Yeah, pag gumagana yan, ganyan mga boss. Pag gumagana yan, balik. Lalaro din yung steering fluid niya. Ayan yung lock ng spring. Ayun. Kaya pa ng ano yun? Tama? Tama. Hindi, kaya pa. Wala pa. Hindi pa. Ano lang yung punas ng timer? Kapag malalaman mo pagka may tama mga boss. Ayan. Ito ko sa inyo. Meron yan. Ayan. Medyo mano konti. Pero konti lang. Hindi siya gas-gas. Kailangan yan. Ayan tayo papingin o. Papingin. Hindi pwede ganyan. Oo. Babalik-balik lang ang trabaho. Sayang ang oil seal. Ba't yung ano? Ayan. Ayan. Oil seal mga boss. Hindi nyo lang makakita eh. Nasa loob. Meron pa sa kabila. Ayan yung loob niya. Nang rack and pinion. Ayan loob ng rack and pinion. Ayan, baklas na. Linis na mga boss. Papalitan natin dito mga boss. Puro oil seal lang. Oil seal. Babapping lang yung ano natin. Medyo may, di naman yan ang kaanan tama. Wala naman ano. Yung kagaya ng iba, pagka ano mga boss yan, kinakayot talaga yan. Ito lang. Di naman ano. Babapping pa yan, kaya pa. Yeah boy. Nice. Ayun yung groove lang ng oil seal. Kaya nagkaganon. Makakabili naman yan mga boss. Set ng oil seal niya. Kaysa bibili ka ng bago ng rack and pinion. Oh. Pag bumili ka ng bagong rack and pinion, napakalupit. Ayan mga boss, di bali mag-assemble na tayo nito ng rack and pinion. Ayan yung mga bago nating nabiling o-ring, tapos yung oil seal natin nandun na rin, bago na rin, saka yung pinakang natin, pinaka-bapping na rin natin para wala siyang katama-tama. Ayan, medyo malabo nga lang ang makintab na. Ayan o. Ayan, wala na. Kanina meron siyang, nakikita mo yung groove ng oil seal.
malalim konti. May gasgas na. Kaya pinapalitan na rin. Pinaano na rin natin. Pinabapping na rin. Pinaano natin sa machine shop para mas maganda. Ayan, kakabit na yung o-ring. Yun oh, madali na. Ayan, papalitan na rin natin ng bagong boots. Yung boots niya bago na nagkakabit. Ayan, kasama ko yung ano ko, baby ko. Ito ko muna. Buksan mo na lang muna, kailangan ako. Ayan. Para mas maganda. Ayan, lalagay na natin yung ano, oil seal niya. Alam niyo mga boss, kaya natin ito binuksan at ni-repair lang natin yung rack and pinion kasi napakamahal talaga mga boss ang bagong at original na rack and pinion. Yun no. Ayan ang mga technique dyan oh. Oh, yung mga gagaya dyan baka naman. Ayan oh. Ayan mga boss, ang presyo ng bago nito na at original na rack and pinion, umabot siya ng 70-60. Yung mga Taiwan naman na rack and pinion natin na para sa Nissan Navara, umabot naman ng 18,000 mga boss. Pero mas maigi yung ganito dahil ito wala pa naman tama siya. Pinalitan lang natin ng mga oil seal para makatipid yung may-ari. Kasi kung papabili natin ng buo at bago at original, napakamahal, masakit sa bulsa mga boss. Kaya ginawa natin, inirepair lang natin yung ano. Palit lang tayo ng mga oil seal. Ayan. Diba yung nagkakabit nito kasama din natin. Daming kalas yan mga boss. Puro baklas lahat yan. Ayan. Mamaya kabit na lang to mga boss. Yung nangyari sa kanya dito doon siya tumatagas sa mga oil seal niya lang. Ayan. Ito mga boss, dito siya tumatagas eh. Oil seal niya. Lumulusot na. Lulusot siya rito. Sira na yung ano. Ayan yung plastic na yan. Barang na yan. Sira na rin yun. Pero yung pagkasira nito, sa pagpukpok na lang to. Pero yung ano niya, may damage na yung pinakanlabi ng oil seal natin, boss. Pinakanlabi niya, may damage niya. Ayan. Nakita niya. Ay siya.
pressure. Okay, ganda ng pagka-pressure niya. Ang lakas bumomba. Yan ang mapapanot ang driver niyan. Ayun. Bawas tayo sa spring, medyo masyado mahaba. Mahaba yung pagka-spring niya. Para mas maganda ang kapit nung labi ng oil seal. Ayan, para mas kapit lalo. Kaya tayo nagbawas. Pukpok ng pukpok para may lagay na yun lang lumabas yung pinaka ayun lock nya Ayan mga boss, di bali ang pinalitan natin dito sa rack and pinion niya, mga oil seal to, apat na oil seal, dalawang o-ring. Ayan, yung oil seal na to, dito to sa bawat side. Ayan. Ayan, dito oil seal yan dyan, may oil seal din dito. Ayan. Tapos itong dalawang oil seal na to mga boss, dito naman to sa taas. Ayan, itong dalawa na to, ito sa ibabaw to. Itong o-ring dun to sa pinakang ano niya, arm niya sa loob ito, dalawang o-ring to, magkapatong to yan, 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 magkapatong din yan, dalawang o-ring di bali yan lang ang binili natin kasi napakamahal ng buo ng rack and pinion nito, nasa 70,000, kaya yon inassemble na lang natin siya, pinalitan natin siya ng mga o-ring lang, mga oil seal, kasi masakit sa bulsa pagka bumili tayo ng bago nito, bagong rack and pinion. Ayan mga boss, di bali kakabit na lang natin siya, buo na siya, bago na rin yung boots natin. Di ko muna kinabit yung boots para makita natin kung tatagas pa siya dyan. Kasi kanina, tumatagas siya dito. Dito nanggagaling yung tagas. Ayan. Sira na kasi to. Yung labi niya, wala na. Gasgas na yung pinakan labi nito mga boss. Ayan. Tingnan natin, medyo mahirap kasi pag sa ilalim yung binibidyo natin, di tayo makatulong. Ayan. Okay. Okay. Bati ba? Bati dito. Isa pa. Ayan, nakabit na natin. Yes. Ayan mga boss, kinakabit na lang natin muna yung hose. Yung hose muna ikakabit natin. Sinatulong fluid ka. Para di tumulo yung ano. Medyo madilim nga lang mga boss, madilim.
Ano muna dyan, ano dyan ito, ito muna, ama. Mauna muna yung mga tie rod para may diretso ka. Hindi, ito eh. Higpit ang ano ko muna eh. Kasi kailangan natin may diretso muna yung ano. Kasi pagka pinasok na yan, tapos tayo yan. Ilagay ko na muna. Kabilaan. Bago ilagay yung ano. Ayun mga boss, di ba lang ginawa natin ito, kita ko sa inyo. Di ba bago natin ikabit yung nasa may cross joint nya sa manubela, ito muna, sinukatan ko muna. Ikinabit ko muna yung tie rod in nya. Ayan, kinabit ko na muna dito para di mawala sa line. Kinabit ko muna rito. Ayan, tapos saka ko sya sinukatan. Ayan, kagaya nya, sinukatan ko to yung layo nitong sa chassis. Oh, itong plate ng brake ng disc niya. Saka dito. Yan sinukat ko yan. Yan diyan kabilaan. Sinukatan natin yung layo tapos dinirekso natin yung manubela para saktong-sakto pagkabit. Ayun dinirekso natin. Ayun mga boss, di bali maghihigpit na lang tayo. Tapos saka natin susubukan. Okay. O yung ano yung fittings ng hose, okay na? Yes lang. Lahat? Oh. Okay. Ano pa? Ito ano natin? Higpitan natin yung ano. Kining mahaba natin. Ibali, higpit na lang tayo ng rack and pinion. Kasi pag maluwag 'yan, tutulog din kasi 'yan. Ang gagawin natin, higpitan na lang din natin siya. Ayun. Yung kitang-kita. Tubo. Pasok ko muna yan. Hindi, maluog pa yan eh. Kahit wala muna tubo. Okay. Lagay ko na yung lock, hinigpitan ko na rin to. Ayan. Pero yung boots di pa nakakabit. Sige, lagay ka. Nasa ATF. Ayun, maglalagay na muna tayo ng ano, ng steering fluid. Ayan. Maglalagay tayo ng steering fluid. Ginaano pa natin yung steering fluid niya. Sinasakto lang natin sa level. Natin ang ano. Sige, pihit-pihit mo, kaliwat kanan. Eh, sinusubukan na natin. Pihit, kaliwat kanan. Ayan. Pinipihit na natin yung manubela, kaliwat kanan. Para malaman natin kung meron pa siyang lilik doon o wala na. Wala na? Okay, wala. Okay mga boss, wala. Di bali, shift na ilalagay natin doon sa ilalim. Ayan,